So, magandang araw sa lahat. Ayan, si Dudong ay naglilinis at ready na yan para maglaba. Siya po ang maglaba ngayong araw na ito. So, naglalaba din ang biyanan ko. Ayan. Alam nyo, kahit sobrang malabong malabo na yung paningin niya or kaya hindi talaga siya masyadong makakita, ay may ginagawa pa din siya. Naglalaba siya, nagsasaing siya. Pero yung pagluluto ng mga ulam ay ako na. So, hindi tulad nung kapatid niya si Lolo Rick, kahit ang klaro pa ng paningin or kaya pa niyang maglakad, ayaw talaga, ang ano talaga niya, ang hirap mong pakiusapan. Pero si Bianan ay ginagawa pa din niya kahit mahirap sa kanya kasi mata nga ang may diferensya sa kanya, sobrang malabo, pero ginagawa pa din niya ang lahat para matulungan niya, ganun po. So tingnan niyo yan o, na lumalagpas po yan siya sa portahan. Ano ba yung portahan? Sa door ng kanyang bahay, lumalagpas po yan siya. Tingnan niyo, lagpas na lagpas na yan at babalik po yan kasi na parang nalaman niya na hindi talaga ito ang daan. So yan, babalik po yan. Ayan, nakuha na niya ang tamang daan kung saan siya pumupunta. So ganyan po, talagang malabong malabo na, tinatansya-tansya lang po talaga niya. Pero yung isang matanda doon sa kabila, opposite po talaga ang ugali sa kanya. So tinitiis na lang. So ayan, kukuha na tayo ng panggatong dito. Yan ang panggatong na kukunin ko. Ayan. Ito pa. Meron pa dito. Oh. Yan. Sa amin ito ano. Butay. Ang butay kana siya. Kani siya ang kuan, ang takong. Kani siya mga palwa. Kani mag-ingon nila nga palwa, kana punuan sa palwa. Ang puno ng ano, palapa ng niyog. Ayan. Ganyan daw ang ilong ko. So ayan, dito tayo. Tingnan niyo, maraming bunga. Yung bunga. Yung ginagawang pangmama. Ayan. Hala. Anito tayo sa niyog. Baka matanan tayo ng niyog. At ayan, tingnan niyo. Napakadami hinog. Nagi-yellow-yellow mga hinog. Yun. Napakarami. Ayan, andito pa. Wow, tingnan niyo. I-harvest ko yan. Ibibilad ko yan. Gawing chocolate. Chocolate. Ayan, marami oh. Marami na namang bunga. So, ito mga saging dito. Hindi ito mapakinabangan. Lahat ito may sakit. Ayan. Ito tayo sa ilalim ng, sana walang ahas dito. Oops. Ayan. Ayan. Hindi yan mapakinabangan. Lahat yan ano, may sakit ang mga saging. Sa, kay Chris po yung mga saging na yan. At ito ang basakan. Na hindi natin natrabaho. Ganyan. Diba ang ganda? Napaka-peaceful ng lugar dito. Sobrang yun, kanal. Napaka-peaceful tingnan. Yun. Ito pong lugar nila, Chris, ay sakop ng Zamboanga City. Pati, kabilang pa rin ito ng barangay nila ng city. Hala, ang saging na uubos ng ano. Hala, itutumba ko yan. Pero parang, okay kaya, yan. Tingnan nyo, gulang na, nauubos ng kabog. Kabog o ano, daga. Inan nyo, sobrang matanda na. Kinakain na ng mga ano, hinahihinog na ang iba. Tutumba ko yan bukas. O mamaya. So ayan, nito tayo. May karabaw doon. Ay baka. Tingnan nyo ang clouds. Napakaganda, di ba? Napakaganda ng clouds, oh. Wow. Sobrang naka. Ito ang kamote ko. Ito ang tanglad ng tatay ko. Hindi ko na nalinisan ito. Lahat itong garden ko. Hindi ko na nalinisan itong tanglad ko. Wala na siya, oh. Basta maano siya ng sagbot, mamamatay talaga siya. Parang mamamatay na siya. Ito ang kamote ko. Hindi ko alam kung may ano ito laman. I-try natin. Saan kaya ang puno nito?
naman ang puno nito. Parang wala naman ang puno. Ayan doon. Doon ang puno. May laman kaya ito? Eh, wala. Wala. Siguro hindi pa time. Baka December pa yata ito. So, yun doon yung ibang ano ko tanim na hindi ko na na. Yun ang aking bawing, pati yung tanglad. Kamote. Hindi ko na talaga ito nalinisan kasi nagtrabaho ako. Minsan everyday akong pumupunta. Minsan din, hindi. Pero pag hindi, nagpapahinga talaga ako. So, dito ang paligid. Yun, bahay namin yun. Bahay ng biyanan. So, yung kapitbahay namin, hindi nakikita dito. Ito, bahay ni Lolo Rick. Dito ako sa Duyan. So, may puno ng santol. Ayan, santol. So, sa araw na ito, si Dodong ang naglalaba ng mga damit namin, mga kumot at iba pa. Kasi medyo hindi po okay ang pakiramdam ko. Opo, bumalik po ang aking pakiramdam na hindi okay. Yung parang lalagnatin, yung masakit ang katawan at inuubo pa din. So, si Chris din ngayon ay may sakit at parang inuubo na din siya. Grabe yung sipon niya. At parang flu kasi masakit ang katawan niya kaya nagpahilot siya. Bale magtatlong araw na po siyang hindi na masada. So ngayon kay walang klase si Dodong talaga ang nakatuka maglaba. Sana ako ang maglalaba diyan kaso ngayon siya na talaga ang naglalaba kasi ginusto talaga niyang siyang maglaba para matulungan niya ako dahil yung dibdib ko kasi sumasakit bali dalawang araw na. At naglalaba kasi ako nung isang araw doon sa pinatatrabahoan ko. Kaya ayan. So masakit po ang dibdib ko. Parang tinutusok sa ilalim. At as in talaga every bari dalawang araw na. Kaya siya muna ang nakatuka dyan ngayon. Tumutulong din naman yan siya sa amin. Kahit minsan hindi naman yan. Walang perfectong anak. At wala ding perfectong mga magulang minsan. Pasaway konti. Ganon. Pero totoo talagang tumutulong siya sa amin at hindi niya naglalakwat sa pagwalang klase. Sa lahat po ng mga bata dito, siya lang po talaga ang ganyang edad na nasa bahay lang pagwalang klase. Hindi yan umaalis, nandito lang yan tumutulong sa akin. Alam niyo, lumalaki talaga yan siyang nasa bahay lang talaga lagi, hindi naglalakwat siya. So ay tapos na siya at inutusan ko yan na magbili ng bulad para may ulam kami kasi wala pang kain tatay niya. Prito tayo ng bulad guys, alas 12 na, hindi pa natapos na maglaba, si Dodong pumunta ng tindahan. Ayan si Chris wala pang kain, umagahan, tanghalian, wala, alas 12 na. Yan ang ulam namin, yan ang aking panggatong kahapon na ginawa, so ang lakas niya. So, ayan. So after bumili ng bulad, ayan naglaba ulit si Dodong guys, ayan. Yung mga white na naman niya ang nilalabahan niya. Tapos, yung ibang mga damit namin ay nakasalang pa. So, ganyan ang ginagawa. Pag may na makukuhang labahan, tapos ng labahan, banlawan agad. At pagkatapos nun, isasampay. Tapos may panibago na namang tapos ng labahan, babanlawan na naman. Hindi biglaan ang pagbabanlaw. Pakunti-kunti kasi medyo ang bigat kasi ng mga balde pag punong-puno ano mo sa sampayan, ganun-ganun. So kakargahin pa talaga namin yung mga sampayan namin, yung mga damit kasi ang labahan namin sa kusina magbabanlaw sa puso tapos magsampay doon o sa malayo-layo konti. So ayan po guys, ang aking mabait na anak, minsan lang po yan mabait. Charot. Thank you for watching.